what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB mo lahat. Yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, nasyakid lahat. Franz Ruiz kumpirmado na Dingoy Estrada, Rapi Tulfo, Robin Padilla di makapaniwala. At yung play natin kung lalaman ito. Masahol pa sa hayop ang ginawa mo. Ito ang naging mas masahol pa sa hayop ang ginawa mo. Ito ang naging maanghang na banat ni Senator Dingoy Estrada kay Franz Ruiz matapos nga di mo nang makumpirma nito na nagsisinungaling lamang di mo na si Ruiz at gumagawa lamang di mo na ito ng kwento upang sa ganun ay makatakas o matakasan niya ang lahat ng kanyang kahayupang ginawa sa kanyang katulong na walang iba kundi si LV Vergara. Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba kundi ikaw. Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan kung sa'yo ginawa yun? Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, sumabog sa galit si Senator Dingoy Estrada at kanyang sinigawan si Franz Ruiz sa ginanap na hirang kamakailan lamang kung saan ay kanyang sinabihan ito ng mas masahol pa di mo sa hayop ang kanyang ginawa sa kanyang katulong na walang iba kundi si Nani LV Vergara. Banat pa di mo ng Senator Dingoy Estrada ay hindi daw di mo katanggap-tanggap ang ginawa ni Ruiz kay LV kasi nabulag di mo si Nani LV Vergara at kailanman ay hindi di mo may babalik pa ang paningin ng nasabing katulong. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, masahol ka pa sa lahat ng masahol para mo munang pinatay yung tao na wala naman lang kalaban-laban. Matapang ka lang dahil mayaman ka. Ngayon kumusta abogado mo? Ubos na ba pera mo sa kanya? Nagsisinungaling pa kasi eh sana humingi ka na lang ng tawad sa ginawa mo. Kawawa mga anak mo, lumaki sila sa mga parents sa katulad mo. Maling attitude ang tinuturo. Hindi kasalanan ng mga bata kahit pa may ginawa silang kasalanan ng mga magulang dahil hindi sila naturuan ng magandang asal. Ngayon mga anak ninyo ang kawawa. Deserve mo yan kasi sobra ka mang maltrato at binulag mo pa talaga. Grabe ka Franz Ruiz. Dapat lang buong buhay kayo sa kulungan. Si Ma'am LV Vergara, kawawa na, hirap na siya dahil hindi na siya makakakita sa ginawa mo. Buong buhay na yan siya ganyan, hindi na makakakita, kawawa talaga. Masahol ka pa sa amo kong Saudia. Amo ko kahit singaw di nagawa. How much more ang pananakit? Tama ang sabi niya na kahit sa ang sulok ng mundo may abusadong amo. And ko taas ng boses. Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba kundi ikaw. Ayan, ilan testigo yun itong mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 8 na testigo ng sasabag. Ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boss namin? Pare kasi nung lingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh, ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito na testigo na magkocorroborate sa'yo sa mga sinasabi mo, nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh, itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Alec LV. Hindi naman namin sila inimpite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from
and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense to Senator Estrada. Alam niya Senator Estrada kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umihiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag, hindi mo ba naintindihan kung sa'yo ginawa yun? Habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo yung tsura. Nung pumasok sa'yo si Aling Elvin, hindi kanya ni tsura niya. Ilang taon na kayo, Aling Elvin? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung tsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Si ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Mr. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. Hello, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfor with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. Approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant-at-Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approved in open session given this day of the 25th of September 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention. Ni Brenda, anong status ng kaso nito mga ito? And hindi po ito tungkol sa bata. Hindi, tungkol dito sa mag-asawa. Yes, Your Honor, the respondents have submitted their counter affidavit so for final investigation report na. You file charges immediately? Yes, Your Honor. Alright, thank you. Attorney? Your Honor, this representation would like to seek reconsideration of both orders, Your Honor. Considering that the spouses, Your Honor, have two children, one is a minor and another is 18 years of age, should both of them be sent for detention, Your Honor, at the same time, the two children will be left, Your Honor, alone in the said residence and without any means of livelihood at this time and without having made any arrangements for the welfare of both children, Your Honor. They have visitation rights, Attorney. They can visit their parents. Can you rephrase and repeat what you said, Attorney? This representation, Your Honor, would like to move for reconsideration of the order given by the Honorable Chairman, considering that the spouses have two children, Your Honor. One is 17 years of age and another is 18 years without anyone taking care of them, Your Honor. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito. Thank you so much po. At yun nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan eh, tila nga ba. Nga itong ating senador na si Jinggoy Estrada sumabog na sa galit dahil nga sa pagkadismaya at talagang pagkainis at talagang pagkairita no, sa nangyari dito kay Nanay Elvie nga. Na kung saan itong si Franz Ruiz ngayon talagang napagtaasan na ng boses dahil nga sa kanyang mga kasinungalingan. No, talagang patuloy na pagtanggi dito nga sa nangyari kay Nanay Elvie nga. Na kung saan ito ang sinasaad ni Senator Jinggoy na talagang tuluyan nang hindi ito makakita at talagang nabulag nga daw umano ito dahil nga sa ginawa nito ni Franz Ruiz. At talagang dito nga nakakadismaya yung nangyari at talagang hindi matanggap ng ating senador na si Jinggoy na ito yung sinapit no, sa kabila ng pagbibigay niya ng protection at batas nga dito nga sa mga kasambahay. Ito pa yung naging ito yung kinasadlakan o sinapit ni Nanay Elvie dahil nga dito sa mapang-abuso
at talagang mapang maltratong amo na si Franz Ruiz nga, mga kabalita natin. At talagang dito ay nasabon ng gusto itong si Franz Ruiz at talagang kung pwede lang sakalin, nasakal na to, mga kabalita natin. At talagang dito nga ay matindi yung talagang pagkakagigil no, ni Senator Jinggoy dito kay Franz Ruiz. Dahil nga tila umano paulit-ulit lamang yung kasinungalingan at dito kahit sa polygraph test tila nga ba umayaw ang polygraph test dahil sa kasinungalingan nito ni Franz Ruiz nga, mga kabalita natin. At dyan talagang patuloy tinatalakay yung mga pagkakasala nito at syempre yung mga ginawa nito dito nga kay Nanay LB. At syempre pati na rin yung kanyang mga anak talagang dawit dito sa nangyari nga kay Nanay LB at yung mag-asawa nga itong Ruiz nga tila nga ba nais pa rin na isight in contempt at ikulong pa rin ito, mga kabalita natin, dahil sa paulit-ulit lamang na kasinungalingan ng mag-asawang to, mga kabalita natin. At syempre dawit dito yung kanilang mga anak nga na talagang nais na mabusisi at maimbestigahan ng maigi dahil sa pananakit at talagang nangyari nga hindi maganda at talagang yung pagkawala ng paningin ni Nanay LB. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.